Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet. Isang magandang pagbati? Ay, panibagong araw na naman. May panibago na naman tayong haharapin. Pero huwag sana nating kaligtaan na isang biyaya at bagong pag-asa ang bawat umaga. Manatili pa rin nawa ang isang ngiti sa ating mga labi. As quoted by Dr. T.P. Chia, a smiling face is a beautiful face and a smiling heart is a happy heart. Sa kabila man ng mga nagaganap, huwag pa rin sana nating kaligtaan ang magpahinga at mag-relax ng panandilian. At isipin lamang ang mga positive vibes na magpapasaya sa atin. Tandaan, lalo po tayong gumaganda at gumagwapo kapag tayo'y nakasmile. Kaya sa lahat po ng mga nanonood dyan, smile naman kayo dyan. Ayan no, ang ganda-ganda niyo po. Tunay ngang marami man hamon ang ating buhay, hindi pa rin tayo nagpapatinag sapagkat kaagapay natin ang puong may kapal. Sa araw na ito, may iilan lamang tayong pag-uusapan tungkol sa mga kaganapan na nabago sa ating lipunan. Pero, bago ang lahat, nais ko munang ipakita ang tunay na ganda ng ating inang bayan. Gaano nga kaya karikit ang ating bansa? Narito ang mga iilan sa detalye na siguradong magpapahanga at magpapamahal lalo sa ating bansa. Ang lahat ng ito ay tila ba sa isang iglap ay biglang naglaho. China has reported that they're fighting a war here and they're losing. Land padang lockdown sa Cavite simula May 1 o sa Biyernes. Pero kumambyo ang gobernador at sinabi hindi na itutuloy ito. Nakakalungkot man, subalit nang tuluyan ng lumaganap ang isang sakit sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa mga bansang labis na napurukan. Halos bilyong mamamayan nito ay nagimbal sa mga pagbabagong naganap sa ating lipunan. Paano nga ba nabago ng pandemya ang ating lipunan? Nariyan nga na libo-libong mamamayan ang nawalan ng hanap buhay bilang
dahil wala nang maipakain sa kanilang mga minamahal na pamilya. Nababahala sapagkat iba't ibang establishmento at tindahan na ang naipasara, dulot na rin ng kalugian sa aspetong pinansyal. Gayunpaman, hindi pa rin nagpatinag ang mga mamayan ng bansa. Nariyan nga na sila gumawa ng ibang paraan upang kumita sa gitna man ng pandemya at krisis na kinakaharap. Nariyan na nauso ang mga online selling, mga patok na produkto, kagamitan, kasuotan o mga pagkain man na talaga namang tinatangkilik ng marami sa atin. Nauso rin ang mga live sa FB, mga pang-mind please, code please, sa simpleng pag-comment ay makakaligilig ka na agad ng iyong ninanais. Ang mga halakhak at kwentuhan na panay nating marinig sa bawat sulok ng kapaligiran ay mistulang naging tahimik na sa anumang uri ng pakikipagtalastasan. Mga digital na pamamaraan na lamang ang ating nahintahing daan upang makipagkwentuhan sa ating mga kaibigan at mga kumare ng bayan. Lahat tayo ay pinayuhan ng stay safe at stay at home, sapagkat sa pamamalagi natin sa ating mga tahanan ay mas nasisigurado ang ating kaligtasan. Kung dati ay malaya tayong langkapin ang hangin na kay sarap nga namang lasapin, ay ngayon hindi na nararapat sapagkat maaari itong magdulot ng kapahamakan. Ika nga, face shield and face mask is a must upang masigurado na tayo maging ligtas sa anumang sakit. Ang mga selebrasyon at mga planong pagbabakasyon at maski simpleng pagkita lamang sa ating mga kaibigan ay hindi na pinahihintulutan. Subalit, huwag din natin kaligtaan na mas naging in sa panahon ngayon ang tinatawag na virtual meeting. Nariyan nga na sa simpleng pagpindot lamang sa ating mga telepono ay pwedeng-pwede na makipagkamustahan sa ating mga minamahal sa buhay. Gaya na lamang nito. Ay, Day, kamusta ka na? Ay, alam mo naman, Day, maganda pa rin tayo. Ay, huwag papastress, Day. Ay, oo, Day, totoo yan. Ingat, Day! Hindi rin lingid sa ating isipan na maski sa ating pag-aaral ay maraming pagbabago na ganap. Ang ating nakasanayan na pagpasok sa eskwelahan ay hindi muna pinahintulutan at tanging online classes na lamang at mga aktibidad na sasagutan ang ating pangunahing kagamitan upang patuloy na mahasa ang ating isipan. Sa dinlabirami man ng naganap, patuloy pa rin tayong nakikibaka sa bawat hamon ng buhay. Ang ating puso ay puno pa rin ng pag-asa sa kabila man ng mga pangamba, sapagkat ang ating pananampalataya ay patuloy pa rin yumayabong magpakailanman. Ang ating bansa ay kilala rin sa katangi-tangi at maririkit na mga kultura. Ang mga kultura na hinubog sa paglipas ng panahon at patuloy na lumalaganap magpasa hanggang ngayon. Ngunit, paano nga ba nabago ng pandemya ang ating kultura? Tinupok rin ba nito ang nagniningning na taglay na ganda ng ating kultura? Isa na nga rito ang mga pistang bayan na taon-taon ay pinaghahandaan ng magarbong selebrasyon. Ngunit, ngayon ay hindi muna pinahintulutan sapagkat hindi maaaring magtipon-tipon ang maraming tao sa iisang lugar. Kung kaya't, sabi nga nila, online celebration na lamang din ang mga handaan. Ang mga pagkain na sana'y magpapabusog sa atin ay ngayon hindi na muna matitikman sapagkat wala munang handaan ang magaganap sa kasalukuyan upang maiwasan na rin ang panglaganap ng sakit. Nais man din natin hagkan ang ating mga kaibigan at mga minamahal sa buhay ay hindi pa rin nararapat sapagkat kailangan natin sundin ang social distancing. Maski pagmano sa mga nakakatanda ay hindi na rin natin magawa sapagkat tayo hindi sigurado kung tunay nga bang malinis ang ating mga kamay at walang dalang anumang sakit. Ang ating bagong pamamaraan ng pagbati ay ang kaunting pagyukod ng ating mga ulo at
simpleng pagsabi ng magandang umaga po, magandang hapon po, kamusta na po kayo? Simpleng pamamaraan, subalit nananaig pa rin at naipapakita ang paggalang at pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay. Hindi lilingid sa ating kaalaman na mas nagkaroon tayo ng oras upang magsama-sama at magsalo-salo sa hapagkainan. Nang tayo ay nasa normal na kalagayan, halos lahat ng miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Subalit, nang may patupad ang stay at home, higit na nagkaroon ng oras ang bawat mag-anak upang magkalapit at magkwentuhan ng mga bagay-bagay. Ang mga ito ay mas lalong nagpatatag sa koneksyon natin bilang isang pamilya. Ang ating pananampalataya ay hindi rin nadaig ng kahit ano paman. Bagkus, lalo nating pinagtibay ang ating paniniwala sa Poong May Kapal. Hindi man tayo makapagsimba sa mga simbahan, nariyan pa rin naman ang mga online mass na patuloy tayo binigyan ng pagkakataon upang makinig ng mabuting balita ng Panginoon. Ang pagbabayanihan din ay mas nasilayan ng panahon ng pandemya. Nariyan nga ang mga mas nakakaangat sa buhay at may kakayahang tumulong sa kapwa ay buong pusong naghandog ng munting pangkain at tulong pangmedikal sa mga mamamayan. Ang ilan naman ay nagbigay ng munting handog para sa mga tinaguriang frontliner ng bayan. Tunay ngang sa panahon ng krisis, lalong sumisiklab sa ating damdamin ang pagtulong sa ating mga kapwa individual. Naway, tayong lahat ay manatiling matatag at sama-sama sa pagpuksa ng karimari-marim na kasakitan. Ang politikal na aspeto ng ating bansa ay madalas na makikitaan ng sistematiko, organisado at mayroong mabisang pamamalakad. Nariyan nga ng iba't ibang gabinete at sangay ng pamahalaan ang patuloy na nagkakaisa upang maitaguyod ang mapagyabong na bansa. Subalit, nang tayo'y nagimbal dahil sa coronavirus, nakita rin natin kung gaano tayo hindi kahanda upang puksain ang isang sakit. Nakakalungkot man, subalit lahat tayo ay wari hindi handa sa pisikal o pinansyal na aspeto man. Ang kawanian ng kalusugan ay labis na nabahala sa patuloy na pagdami ng mga bilang na nagkakaroon ng COVID-19. Gayunpaman, ang mga kawanian at sangay ng pamahalaan ay gumawa ng iba't ibang aksyon upang mabilisan ang pagkalat ng coronavirus. Nariyan nga na nagtalaga ng mga community quarantine at mga safety protocols na nararapat lamang din natin sundin. Nagkaroon din ng madalas na pagtitipon ang mga kagawad at kapitan sa bawat barangay. Sa kanilang pagkikita, patuloy ang kanilang pagbuo ng mga plano at mabisang aksyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Iba't iba man ang ating pananaw at paniniwala sa buhay, nanaig pa rin ang ating pagkakaisa upang tuluyang mapuksa ang krisis nating kinakaharap sa kasalukuyan. Ang isa pa sa pagbabago na aking napansin ay ang proseso ng pagpasa ng mga mahalagang papeles at dokumento sa anumang tanggapan. Kung noon, ang pagpasa sa mga ito ay sa pamamagitan ng tradisyonal na pamamaraan, ngayon ay ginagawa na lamang din sa pamamagitan ng online system. Rito, higit na sistematiko ang pamamaraan at mas napabilis ang proseso ng pagkalap ng mga impormasyon. Nagtalaga rin ng pondo ang ating pamahalaan upang maibsan ang mga negatibong epekto ng COVID-19. Bilyong-bilyong pondo ang ipinamahagi sa bawat talawigan upang maging tulong sa muling pagbangon ng bawat bayan sa bansa. Sa makatuwid, nagkaroon man ng munting pagkakamali sa mga aksyon na nagawa para sa ating bayan, hindi pa rin ito naging hadlang. Bagkus, ito'y nagsilbing aral sa mga gabinete upang lalong pagbutihin ang pamamalakad sa bansa. Kung ating pakaisipin, mayroong mang naging negatibong epekto ang pandemya, hindi rin natin maipagkakaila na ito'y naging daan upang lalong maging magkalapit ang bawat miyembro ng pamilya.
Gayun din, ang pagkakaisa ng bawat isa sa atin sa panahon man ng krisis na naigparin ang diwa ng pagbabayanihan. Nasubok man ang ating katatagan, hindi pa rin tayo sumuko sa anumang dagok ng buhay. Mayroon mang takot at pangamba na natili pa rin buhay ang ating pananampalataya sa poong may kapal. Iba't iba man ang prinsipyo nating tinataglay at magkakaiba rin ang ating pananaw para sa administrasyon, hindi pa rin ito naging balakid upang maging sama-sama sa pagpuksa at paggawa ng mga buting aksyon para sa bayan. Ating tandaan, sa bawat bigati ay may karampatang solusyon at kasagutan. Nangangailangan lamang ng ating dedikasyon, pagkakaisa, malawak na pangunawa at matinding pananalig sa poong may kapal. Nawa ay may munting aral po kayo napulot sa ating talakayan at huwag ding kalimutan na magpaskil ng isang ngiti sa ating mga labi. As quoted, a smiling face is a beautiful face. Mag-ingat at naway tayong lahat ay pagpalain ng poong may kapal. Kung nais upang makukuha ng mga munting aral, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para siguradong updated ka sa anumang kaganapan.